Katawang nakakabaliw. Katawang nakakahalina. Kinainggitan ng mga babae. At ginagaya ng mga binabayi. Ito na ang pinakahentay ninyong lahat. Ang babaeng nakakalasing. Champagne! Sa kanin man ako mahiling dili sa isda. Okay na sa akin yung sweldo ko sa pagsayaw. Tip? Kila ni ma'am? 5,000. Bilangin pa talaga, oh. Salamat. Hindi mo talaga maisaan tong batang ito. Kasi pag nilabas... Oh, champagne, pare, oh. Ay, champagne? Kailan ba kita pwedeng ilabas? O ano bang pwede ko sabihin? Magkano ba? Hindi mo ko kaya. Masyado akong maanghang para ni mo. Kung naman na yun, ginaganda mo. Ay, oh, sakit, no? Lagi. Lagi ko ba? Pasok ka? Psst. Sabi na nga ba, dito namin kayo makita eh. Alam mo, ang babaeng tulad mo, problema talaga. Pag-aari na ng iba, mang-akit nyo pa? Mga salot kayo? Buhay ka pa? Pero imong kaluluwa na sunog na sa impirno. Kakapal din ang mukha ng ibang tao. Nagpasa sa buong gabi, tapos dumiritso dito para humingi ng tawad at maghugas ang kanilang mga kasalanan. Di na nahiya, oy! Hiyang-hiya sa Diyos, may mga taong magharap sa Kanya na kaya dumi ng kaluluwa
ko, Lord. Masalamat sila, no? Dahil marunong kang magtimpi. Kuya, okay, no? Daig ko pa si Santa Claus sa pagmudmud ng kwarta. May balanse pa rin to. Ma'am, di mo pwedeng burahin na lang yan dyan sa computer? Sige na. Joke lang. Sige, ma'am. Mabayaran ko din yan. Una na ako, ma'am. Tulog ulit. Aladiri si Mama. Oh, asa naman yung sayaw at kanta na may bonus na kiss? Nak, di ba nag-promise ka, nagagaling ka? Nak, pinaasahan ko talaga yun, nak. Gumaling ka na, Bi. Hindi ka pwedeng mawala sa akin, nak, ha? Dahil ikaw lang yung meron ako. Gagawin ni Mama lahat para sa'yo, nak, ha? Gawin ko lahat, nak. Agay! Unsa na ni? Buong hapon ako nagbantay dyan sa anak mo. Tapos, kurot pa yun na pala ako sa'yo. Manong, oy, alam mo man na hindi ako magaling sa ganito. Asa? Sa pagdrama ba? Pero, tagang salamat, ha? Ikaw, Jude. Okay ra. Labs ko naman yung bagets mo, eh. Ako di, oy. Ay, siyempre, ikaw din. Jude, oy. Ay, sa... Pangkaunong. Pasensya na, ha? Yan yung maabot ko kay... Gibaya din ako sa ospital yung nakikita ko kagabi, eh. Nagsayaw ka na naman, ano? Hoy, Inda. Alam kong hindi tayo magkaano-ano, ha? Pero matagal na tayong magkaibigan. Kaya hindi ako basta-basta pwedeng manahimik na lang sa lahat ng ginagawa mo. Itigil mo na yan, ha? Hahatakin ka ng trabaho mo niyan kapag hindi ka nag-ingat. Alam ko man kung hanggang saan lang ako. Maglaway yan sila sa akin, pero hindi yan sila makatikim. Malabas ko lang dito yung anak ko. Magtigil na ako. Mag-waitress na lang ako. Ambot! Ay, bukas pala meron akong lakad. Sino pwedeng magbantay kay Jolo habang nasa trabaho ka? Manong, alam mo man na ikaw lang yung nagtitsaga sa akin. Huh? Wala akong masyadong kaibigan. Wala. Walang kamag-anak. Tsaka, huwag mo nang tanuin ha kung nasaan yung ama ni Jolo kaya ayoko na makita yung buang na yan. Ikaw, Erika, kahit anong mga ID or birth certificate? Hindi man ako narehistro nung nakapulot sa akin sa pasurahan ng bata pa ako. Tinood? Sa basurahan? Iniwan ako doon ng magulang ko. Pero may mabait man na tanod na kumupkop sa akin. Inalagaan niya ako hanggang sa kaya niya. Nung namatay siya, ipagpasahan ako sa iba't ibang tao. Hindi ba 19 years old ka na? Natatapos mo lang ng high school, di ba? Oh, medyo late na. Pero mataas man yung mga grado ko. Ano, sir? Kaya mo gawa ng paraan? Malabo eh. Kira, alam ko man na matagal mo nang gustong plana mag-abroad, ituloy mo lang. Wala pa man din tayong malinaw na usapan pa. Nagbenta ko na siguro to. Wala nang gagamit ito pag nasa abroad ako eh. Sa palagay mo, nabibili pa kaya na to? Mahihintay mo ba? Alam mo man, mahal na mahal kita, di ba? Mahal din kita. Ay, sandali lang. Alam mo man na wala pa akong ibang sinasamahan, di ba? Na ikaw pa lang yung nakahalik sa akin. Hindi na ba kita pabayaan eh?
lang, simula nung gabi na yon, hindi ko na nakita yung buong na yun. Dahil kung hindi, baka maputulan ko pa siya ng... Nang koko, manong! Yun naman yung sinasabi ko sa'yo eh. Kahit kailan hindi ko gusto talaga yung dagway ng Emma na yan. Kahit nga si Mang Julio, ayaw sa kanya. Lalo na yung pamangking ko si Tonyo. Lagi. Tanga na lagi ko. Tanga ka ayo. Dili man, uy! Siguro uhaw lang sa pagmamahal. Kaya ka napakapit kay Emman. Na hindi naman totoong mahal ka. Basta manong, itaga mo ito sa bato. Hindi ko susukuan yung anak ko. Hindi katulad nung nagluwal sa akin tapos basta na lang ako tinapon. Ay. Dok? Kamusta yung anak ko, Dok? Delikado pong sakit ang pneumonia, ma'am. Kaya mabuti na lang at naagapan natin bago nagkaroon ng mas malalang komplikasyon. Itong linggong ito, maaari nyo na siyang ilabas. Pero kailangan ituloy natin yung antibiotics at siguraduhin laging hydrated ang pasyente. Okay, salamat, Dok. O siya, sige. Magra-rounds pa ako. Salamat po, Dok. Julo kulit. Manong, nagaling na yung anak ko. Pero unsaon man. Kailangan mong bayaran ng buo yung pagkakautang mo rito sa ospital. Kamusta, Day? Kamusta ka na? Ingat ka! Ganda mo ngayon, ah. Benchmark index reached 150.76. Sir Parsons, how's the stock market today? It's free and great champagne, but I'm more interested in you. Will you dance tonight? No, sir, not tonight. Why not? You're the best dancer in this club. Hell, in this freaking city. Freaking, thank you, Mr. Parsons. the usual? Yeah. I'll get your drink right away. Thank you. Special offer! Naalibre nga sabon! Shampoo na special offer! Humot kayo! Ma'am, palit na madam! Shampoo! Humot kayo! Sigurado makawa o balakubak. Sinasabi mo bang may balakubak ako? Uy, oh. Baka gusto nyo yung shampoo. Sure lang, ma'am. Order ni sa akong mga customer. Ikaw, baka gusto magbenta, ha? Sabihin mo lang, bawat benta ni mo, imo na ang komisyon. Kaya ni mo? Kaya, kayo! Mga madam, ito na yung i-order nyo. Uy, lahat ng kulay na gusto. Ganda! Sigura ito. Bagay to sa akin? Oo, bagay na bagay, ma'am. Anong size na yun? Medium. Medium? Bakit yung problema? Wala, ma'am. Wala. Tanawa na yung TBO. Naku, kaayo, nindot kaayo. Sige na, hindi na ka makapahita, ginani. Tanawa, oh. Dahay, may meron ako TV. Diba? Na kayo uyab. Human, syempre, mag-agawan kayo ng uyab mo niyan. Tapos, unsaon na lang pag nai basketball. Human, miss you ang kasabay. Oh, syempre, uyab ni mo ang masunod, diba? Man, ikaw. Nga. Sige, tagpila. Tricky. Kasudyan, kinabuhi ba? Kailangan ko lang talaga yung tulong mo.
Nabangit ko, babe. Sige, kukunin ko na ito. Magkano ba? 500 lang. Sige, sige. 1, 2. Pa din. Banan! Surprise! Welcome home! Oh. Kulit! Mama, nanakaon po ba tayo? Nak, naisip ni Mama ba na masyadong maliit yung lugar natin tapos ang dami nating gamit kaya binenta ko na. Oh, ayaw mo ba nun? Mas may magalawan tayo. Pwede pa tayo magdagandagan dito. Tama, tama. Talaga po, Mama? Talaga po! Batin gawin mamaya, ha? Trabaho ako. Ikaw magbantay ni Jolo. Pwede naman, eh. Pero hanggang kailan, Day? Sandali na lang tunong. Makaraos din kami. Sukuan din ako ng problema. Ay! Ano nga kaya kung humingi ka na ng tulong sa pamangking ko? Sa best man mo si Tonyo. Mm. Maigi-igin ang buhay niya sa Maynila. Matutulungan ka na noon. Meron pala ako ibibigay sa'yo. Ano man yan? Picture ko nung bata ko. Hindi, manong gross. Eh, natural pera. Di ba nga, na-intrega ko na yung mga nabentahan natin. Ito naman yung komisyon mo dun sa nabentahan mong mga make-up at pabango. Anong, malaking tulong to ba? Kailang kapitbahay sa amin. Pamilya ka na. Masigit pa nga dun, uy. Muna akong paiyakin. Titribute ka na naman sa akin, eh. Sige na, puntahan mo na yung anak mo doon. Sige na. Sir, gusto mo bang mag-order? Champagne. Kilala mo ba kung sino ako? O naman, uy. Ikaw yung isa sa mga buo-buhay dito sa bar. May bisita ako galing Maynila. Accountant ko siya. Galing mo siya dito dati. Ang gusto ko lang gawin mo, kasi kasuhin mo lang siya. Bigyan mo lang siya ng good time. Mahal, dancer man lang ako dito, hindi GRO. Hanap ka nalang ng iba, ha? Kausapin mo lang siya. Kaliwin mo. Hindi lang naman ang kailangan mong gawin. At kapag nagustuhan ko yung trabaho mo, uwi ka, mabigat ang bitaka mo. Sir Chito. Sandali lang. Ang ganda naman ng regalo sa amin. Ay, sarap na yun sa usapan, sir. Gusto ko na malaban. Tumulong ka dito! Lumabas ka na dyan! Sir? Sir? Order nyo. Hindi ako umorder niyan. Padala ni Bossing. Ilabas mo na yan. Hindi akin yan. Ilabas mo na. Pwede pumasok. Boss, magalan ka. Busing!
Napitan mo! Sir, patay na to. Kapkapan mo. Tignan mo kung may notebook dyan sa bagsak. Nandun lahat ng listahan ng mga kliyente natin eh. Salamat ha. Balik ulit kayo. Nag-enjoy pa kayo. Sige ha. Ingat. Wala, sir. Ligpitin nyo na yan. Tsaka hanapin nyo yung dancer. Si Champagne, nasa kanya yung notebook. Ligpitin nyo na! Isa nyo! Sinisigurado namin ang lugar. Sinisiguro rin namin na wala makakaalam sa mga nangyari. Mahirap na masangkot tayo sa pulis. Nasisiguro kong kakumpetensya natin ang may gawa nito. Kinuha nila ang kopya ng ledger kay Chito para malaman nila ang takbo ng negosyo natin sa paraiso. Boss, ayos na. Nakuha na namin buong pangalan ng dancer at saka yung address. Sigurado na, mahahanap na namin kung sinong pumatay kay Chito. At mababawi na rin namin ang ledger sa kanya. Sisiguraduhin na rin namin na hindi na magsasalita ang dancer na yun. Good. Kasi kailangan ko munang umalis. Babalik man ako agad, hmm? Promise? Babalik ka agad? Hmm. Maglalaro ulit tayong bangkapapal bukas? Oo ba? Sige na, katulog na. Katulog na. Mama, mami mo ko. Boss, nandito kami sa bahay ni Erika Castillo. O nakatakas na. Pastilan! Nasaan na yung notebook? Inalugog na po namin yung buong bahay. Pero wala yung notebook. Day, sigurado ka ba sa nakita ni mo? Anong? Kitang-kita ako. Nandun ako sa kwarto mismo nung yung lalaki patay. Bossing si Greg Solomon. Yung napatay na tao, mataas na tauhan yun. Malamang ako yung pinagbintangan nila. Delikado ka nga. Naku,
magdago ka na muna. Anong, hindi ko man pwede madala si Jolo. Ha? Kasi ayoko siya madamay sa gulo na ito ba? Ako nang bahala kay Jolo. Anong, kailangan niyo rin umalis dito. Kasi baka bumalik yun dito, tapos kayo mapahamak din. Anong, alam ko na hindi madali yung hinihingi ko sa'yo, pero anong palihog biilayo mo yung anak ko dito? Kaya ayoko siya baka magbalik yun sila dito ba? Tapos pati siya. Tapos balikan ko na lang siya pag malamig na yung sitwasyon. Anong? Ah, may pinsan man ako sa Jensan. Doon muna kami ni Jolo, ha? Magbabakasyon muna kami. Salamat, no. Magtawag lang ako sa'yo bukas ng alas 6 ng gabi, ha? Kung nasaan man ako. Saan ka magtago? Hanapin niyo yung tanser na yun! Ikalat niyo yung mga tao natin! Sa syudad! Sa airport! Sa pier! Kailangan niyo siyang mahuli at pawin sa kanya yung notebook. Ha? Sige, boss. Papunta yung barko ninyo? Oo. Oh. Paangkasa ko, be. Mapapagalitan ako. Ano, ito na yung kwarta ko. Sa imo na. Paangkasa lang ko. Ayokong matanggal sa trabaho. Sa iba ka nalang makiangkas. Ayun, ano. Nakuha ko na yung notebook. Hihandaan niya na yung bayad. Hindi yan ang usapang bayad. Maagaw niyo rin ang paraiso sa laman ng notebook na ito. Mapa Maynila po ba niyan? May tikat na po ba kayo? Sige na, ma'am. Boss, negative dito. Pero nakapantay kami sa mga bawat barko na paalis. Okay na to. Pagdating sa Maynila, ibigay mo to sa Port Authority. Uy! Uy! Sobra. Kasi may napatay. Ano napatay? May dalawang customers na nag-aaway doon, nagpapasagan ng bote, pero walang patay sa loob. Tinuod ba, Day? Totoo nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Ay, nabuwang ka man doon, uy. Bata doon, tsaka kagagaling mo lang sa sakit. Baka kumapano ka pa. Babalik man ako agad. Hmm? Promise? Babalik ka agad? Hmm. Ayos ko na ang gulong tunak. Balikan kita. Lalayo tayo. Wala nang gugulo sa atin pa. Pangako yan.
Pakinggan niyo ako, ito pala. May gate na yun. Papasok po doon. Salamat. Salamat. Hindi po. Pero naakod ako ng problema. Kailangan ko yung tulong mo. Ano plano mo? Magsusumbong ka sa polis? Box mo siya magsumbong. Eh, sabi ni Manong Bruce, wala laging na-report na patayan dun sa club. Ang nakaalam lang, ako at yung mga sindikatong naghahabol sa akin ngayon. Sa akala pa nila ako ang may gawa nun. Oo nga, pero sabi mo, nakita mo kung sino yung pumatay. Eh, ba't hindi mo sabihin sa mga humahabol sa'yo, ipaliwanag mo sa kanila. Eh, wala man sila ibang nakita na pumasok doon, kundi ako lang. Kung lumapit ako sa kanila na wala akong alas na dala, baka pati ako maglaho na parang bula katulad ng bangkay. Bukas, kailangan ko lang talaga ng matuluyan dito sa Maynila ba? Kahit ilan linggo lang, kailangan ko lang hanapin yung babaeng pumatay doon sa kaibigan ni Solomon para maibalik doon yung kinuha niya. Kinuha? Ano yun? Notebook daw. Hindi ko man alam kung anong laman nun. Basta mukhang papatay sila para lang mabawi yung... Ano yung talagang paraan para masigurado ko naligtas kami ng anak ko. Hello, Mama? Jolo, anak. Kamusta ka nandyan, ha? Bakit gising ka pa? Mama, hindi ako makatulog. Kailan ka babalik? Hindi ko alam na. Pero sana malapit na, no? Para magkasama na tayo. Nak, magpakabait ka dyan, ha? Lagi kang makinig kay Manong Bruce. Opo, Mama. O sige, matulog ka na. Mama, gusto ko may memo ko. Si Kulit, oh, naglambing pa, Jude. Sige na, higa na. Ng anak mo. Uy, mag-iingat ka dyan, Bea, ha? Sige, Manong, mag-ingat din kayo dyan, ha? Ang pin. Miss mo anak mo, ano? Box, natakot din ako ba na... baka yung... yung anak ko madamay din dito. Pangs, pag naayos na yung problema mo, makakabalik ka na sa anak mo. Umingaw na kayo ko sa'ya. Gusto ko na siyang makasama. Ang hirap. Salamat, ha? Nandiyan kayo ni Manong Bruce. Laging ano, matakbuhan. Oo naman. No, baka kaya tama na yung iyak ng iyak. Thank you.
campaign, nasa kanya yung notebook. Ligpitin na na! Welcome home, Ma'am Carrie. Magkapareho ang mukha. Mga suspecha mo, boss. Dito nga si Erika sa Maynila. Sobrang nasasayang yung oras ko dito. Just bring me to the nearest mall. Pero magkaiba ng buhay. Dito ka lang pala eh. What a verb! Uy, Erika! Ano yun, ibabay? Huwag niyong hayaan na mawala siya sa paningin ninyo. Who are you guys? Sa isang bigla, magkakapanin sila ng kapalaran. Ma'am Carrie, tara na po habang maluwag ang traffic. One, sisters.